Magsimula ang ating babasahing talata ay hango sa Joshua 1 verse 9. Let me read. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not tremble or be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Ito ay yung panahon na kung saan ay si Joshua ay siya na yung hahalili kay Moses bilang pinuno, no, bilang leader po ng mga Israelita. At ito yung panahon na hindi pa siya masyadong ganap na lubos yung kanyang pagtitiwala sa kakayahan ng Panginoon. Kaya pinalalahanan siya ng Diyos, huwag kang matakot. Diba? Pinag-utos ko sa iyo, sabi niya, huwag kang matakot, huwag kang kabahan. Sabi niya, sapagkat ako ang Diyos at ako ay sasama kahit nasaan ka pupunta. So yun po yung pangako po ng Panginoon sa atin. Kaya napakahalaga po na tayo laging magtiwala sa Kanya. Ano man ang ating mga pinagdaraanan, ano mga challenges sa buhay, lahat naman tayo may mga kanya-kanya tayong mga problema, pero tunay nga po, no, sabi po ng Panginoon. Tuman ang mangyari, sabi niya, I'm just a prayer away. Kailan nating tandaan ang ating Panginoon, kahit nasaan tayo pupunta, andyan po siya. Mahalaga po kung tayo po dumadaan sa mga pagsubok sa buhay, eh lumapit lamang po tayo sa Kanya. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong paalaala sa araw na ito na tunay nga po, Panginoon, wala po kaming maasahan kundi ikaw lamang, Ama. Sa lahat po ng mga unos sa buhay na amin pong maaring pagdaraanan, Panginoon, andyan ka po, Panginoon, Ama. Ang inyo lamang pong hinihiling ay kami lumapit sa inyo na may pananampalataya. Kami magpapasakop sa iyong kalooban at tatahak po, Panginoon, ayon po sa inyo pong naisin para sa amin. Lord, we commit to you the rest of today sa aming pong pagpapatuloy na aming pag-aaral. Tulungan niyo po kami. Buksan niyo po ang aming puso at isipan. At hayaan mo lamang, Panginoon, mang banal na tumimo sa puso ng bawat isa ang mga mahalagang bagay na dapat nilang matutunan bilang paghanda para sa darating na DOH Massage Licensure Examinations. Maraming salamat. Patuloy na inaangkin namin ang katugunan sa aming pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, magandang umaga sa inyong lahat at andito po tayo ngayon sa pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral. At tulad nung nabanggit ko po nung pamakailan, sabi ko mukhang mabilis, mukhang yung pacing natin dire-diretso po, no? I don't know yung sa mga kasamahan natin ng mga visually impaired kung kayo po ba ay nakakasabay. You message me kung medyo nahihirapan po kayo at tingnan natin kung paano namin kayo mai-assist, ano po? To those, wala pa po, I think alam naman po ng lahat na mayroon po tayong ginawa pong AUSA visually impaired na group chat para sa mga visually impaired. Kung kayo po ay hindi pa napabilang po roon, kayo po inanyayahan namin na sumaano po, i-message niyo po ako pang mai-add ko po kayo sa group chat na specifically dinesign po natin para sa mga visually impaired. At tulad po ng nasabi natin kahapon, yung ating pong nasa pagtatapos na po tayo kahapon ng ating pong pag-aaral patungkol sa massage practice. At ito po yung sa yung AO 2010-0034. Ito po tayo sa huling bahagi. At yung kahapon, nabanggit ko sa inyo na anatomy physiology yung ating pong tatalakay. Ngunit nung napagtanto ko, I think mas maigi, unahin na lang po natin yung about sa massage therapy application. Ito na yung sa mga actual na pagmamasahe, lalo tigit para sa mga kasamahan natin na hindi po sila talaga na nagkaroon po ng kasanayan patungkol po dito, magkaroon po ng mahalagang orientation o mahalagang mga kaunawaan patungkol sa kung ano po ang massage therapy application. Ito po ay matagpuan sa inyo pong manual, pahina 143 hanggang sa 183. Ano po ang ating learning objective? Una sa lahat, yung ating pong pinaka-learning objective sa ngayon ay to explore and explain the massage therapy procedure. Later on, you'll find out na yung ayon sa massage licensure protocol, mayroon tayong tinatawag na stages of massage. No, ito po yung pre-massage, massage proper, tsaka post-massage. At ang sumunod na ating layunin ay to acquire knowledge and proficiently utilize a wide array of massage strokes including their variations and sub-variations.
So ito po yung magkaroon tayo o kayo ng kaunawaan at kahusayan patungkol doon sa iba't iba mga muscle strokes tulad halimbawa nung effleurage, petrissage, friction, taputment, and vibration. And then babalangkasin din po natin kung ano po yung kanyang variations, ano po yung kanya din pong sub-variations. At ang pinakahuli ay to implement massage therapy instruments in accordance with the guidelines outlined in the massage licensure performance protocol. So mayroon po tayong, noong una po may nilabas po ang DOH na ika nga yung LPP. Ito po yung massage licensure performance protocol. So yun po yung susundin po natin at maging gabay sa mga darating po na araw na ating pagtatalakay at pag-a-apply po ng mga matutunan natin dito po sa module na ito. Yung mga katawagan, ano po yung mga definition of terms na matatagpuan po natin dito po sa module na ito? Una sa lahat, yung salitang application. Application is a process of applying something such as healing agent or lotion into the body, especially the skin, for a soothing action. Yun po yung application. And assessment is an evaluation of the health status of an individual by performing a physical appraisal after obtaining a health history. Ang sumunod naman ay ang salitang documentation. Ano po ang ibig sabihin po noon? Documentation refers to a chronological written account of a client's assessment and management that includes the client's medical history and complaints, the therapist's physical findings, and the result of the assessment procedures. The next one is massage therapy. Ano naman po ang massage therapy? Sabi po rito, refers to a system of assessment, evaluation, and manual application of techniques used scientifically. Muscle locations, stress points, and other parts of the body are accounted for. Ayan po ang definition po ng massage therapy. Ang sumunod naman ay ang salitang palpation. Palpation is an assessment of the body by touching or pressing with the fingers or the palm of the hand. Ang pang-anim ay ang ROM or ang range of motion. Ang ibig sabihin po nun, the extent or limit to which a part of the body can be moved around a joint or a fixed point. So yung kakayahan po na maigalaw po natin yung ating pong mga extremities doon, either the upper extremities at saka yung ating pong lower extremities. Ang pangpito ay sensory assessment. Ang ibig sabihin po ng sensory assessment is the process of appraisal using the senses in a scientific and documented manner. Ito po yung ating pong sense of touch, no, sense of hearing, things like those. So, yun po yung tinatawag po nating sensory assessment. Stroke refers to a single, uninterrupted, and complete movement or process. Yung dire-diretsong hagod, kung saan ay kumpleto po na pagkilos, yun po ay tinatawag po nating strokes. Halimbawa po ng ating pong nabanggit kanina, yung effleurage, petrissage, pre-friction, taputment, and so on. Ang pangsiyam na katawagan na ang visual assessment, no? Yung kanina sensory assessment, ito po visual. Pag sinabing visual, may kinalaman po sa mata, no, sa paningin. Visual assessment is an appraisal tool using image impressions on tissues, skin color, tone, etc. in relation to health. So yung kung ano yung nakikita natin, kung yung bahagi ba ng katawan ng client natin ay mamula-mula, mayroon bang mga may mga bukol ba yan, something like that. So yun po yung sa pamamagitan po ng visual o yung ng ating pong mga mata. Ang sumunod naman ay vital signs. Vital signs refers to the basic indicators of body functions, usually meaning heartbeats per minute, the breaths per minute, the blood pressure, the body temperature, and weight. So ito po yung mga indicators, ito po yung magsasabi po, ito po yung magpapatunay regarding po sa health status, no. Pero hindi po to yung hindi po to ika nga talagang alaliman, no, kundi ito lang po ay mga paunang paraan upang malaman po natin yung health status po ng ating client. Yun po yung tinatawag po natin na vital signs.
At ngayon naman po, tulad na nabanggit natin kanina, mayroon po tayong tatlong stages of massage. Now, sometimes this is called as the three phases of massage. So himay-himayin po natin kung ano po yon. Una sa lahat, mayroon po tayong tinatawag na pre-massage. So ano po yung kabuuan po ng ating pong pre-massage? Yung pre-massage ay essentially, ito yung papaano kayo haharap sa inyong assessor, unang-unang gagawin nyo. No, pagka kayo po ay isasalang na po sa oral practical examination. Ang sabi po rito is, yung ating pre-massage consists of two main activities conducted prior to a massage application. Ano po yun? Yung preparation na kung saan ay ihanda nyo po yung kagamitan sa pagmamasahe, the massage paraphernalia, and then of course yung ika nga tinatawag nating client assessment. So ito po yung dito mapabilang po yung tinatawag po natin na client interview using the SOAP form. Ano po yung ibig sabihin ng SOAP form? Ang ibig sabihin po ng S is it represents subjective, O objective, A assessment, and then plan. And then of course yung ating vital signs taking. So maya I will show to you, papakita ko po sa iyo yung video kung paano po 'yan gagawin, no. Ika nga ito po yung meron tayo, may susundin, no, na spiel, and then parang yung pinaka talking points ninyo all throughout. At ito po yung gagawin po ninyo approximately mga 15 to 25 minutes, no, sa harapan po ng inyong assessor. Ngayon, meron kayong tool. Ano yung tool na gagamitin natin? Sa ating pong pre-massage, meron pong dalawang tool na gagamitin, no? Yung client intake form, ito po yung unang parang makuha lang po natin yung detalye patungkol po sa ating client. At ito po, bit-bit na pong dadalhin po roon. And then later on, makikita po natin yung SOAP form. Ngayon sa client intake form, technically, ito guide lamang po. Hindi po necessarily na lahat po nakasulat po sa inyo pong form na ito ay talagang pupunin nyo po, no? Kasi in reality, ay tulad na nabanggit lang natin, para mabilisan nyo po ma-perform ito, ilalagay nyo po, no? Kunwari yung kanyang pangalan, ano yung kanyang mga chief complaint. Parang yung ganun lang po yung ano natin, no? You don't really have to delve into each detail at isulat po niyan, no? At saka isa pong bagay, pagdating po sa paggamit po ng inyo pong client intake form, wag na wag nyo ibibigay sa client yon para sila po mag-fill up. Bakit kamo? Kasi matatagalan po yung inyong pag-perform sa harapan ng assessor. Mas maigi, kayo na lang po, mag-i-interview kayo, tatanungin yung pangalan, indicate nyo lang po, and then from there, tanungin nyo kung ano yung kanyang ikang chief complaint. At tingin ko lang mahalaga po rito ay yung kanyang pagperma. No, ito na po yung nabanggit ko kamakailan sa inyo. Meron po tayong disclaimer. No, ito po yung ano natin, no. Nasa pinakailalim po 'yan. Okay? Ika nga pala ito yung waiver. Yung waiver na 'yan, hindi naman natin talaga explain na maigi, pero at least maintindihan niya lang bakit kaya batcha pipirma ng waiver. No, ito po ay para lang kung mayroon siyang mga undeclared conditions, hindi kayo madadali doon, no? Kasi kumbaga we waive niya na kung mayroon siyang hindi sinabi, we waive na yung kanyang karapatan upang maghabol kung sakasakaling may mangyaring hindi maganda o hindi mabuti sa kanyang during the massage process. So dito po yan pipirma. Ito po ang kabuuan po ng ating client intake form. So, some of you might be asking, sir, sino bang magbibigay niya? Bibigyan ba kami ng DOH niyan o kami yung magdadala? Sa totoo lang po, kayo ang magdadala nito, no? So, kaya dapat may bitbitin kayo later on na clipboard, nakaipit po yung tatlong forms na gagamitin ninyo sa oral and practical examination. Tingnan naman po natin yung SOAP form. Ayan, tulad nung sinabi natin kanina, ito po yung SOAP form. Yung SOAP form, technically, ito yung notes natin doon sa pagkuha ng vital signs sa ating client. Pag sinabi nating S, yung subjective, ito po, dito po natin ino-note kung ano yung kanyang binanggit na kanyang karamdaman o kanyang condition. Kung siya po ay nagnanais lamang po ng relaxation, then
It's typically nasa wellness side po yan. So yun lang po indicate nyo po na gusto ng client na magkaroon po siya ng relaxation. Objective is when you start doing the vital signs. Objective. So ibig sabihin po nun, yung mga indicators natin doon sa blood pressure, doon sa kanyang respiratory rate, sa kanyang pulse rate, and even the body temperature, inonote natin po yan dito. So nakasulat po yan dito. Ito sa bandang bahagi po na ito. So yan po yung SOAP form. Kung vital signs taking, kukunan nyo po ng blood pressure yung kliyente nyo po. Kukunan din po ninyo ng pulse rate, and then the respiratory rate, and of course the body temperature. Sa ngayon, hindi pa natin himahimayin na maigi ito. Pinakita ko lang po sa inyo kung ano po yung component po ng vital signs taking, but there's going to be a part for that na talagang pag-uusapan natin yung ano ang mga elements relative to this mga indicators na to, and then paano nyo ipi-perform. Ayan. So, once you're done with the pre-massage, puproceed na po tayo sa massage proper. Yung massage proper, ito yung actual application ng 5 basic strokes. Pero, ang massage proper could also mean two things. Pwede po yan na ang assessor ay maari pong ang kanyang concentration o kanyang focus ay para doon sa therapeutic side, magpapabunot po siya ng mga cases, no, mga conditions na kung saan ay later we'll find out ano ang mga appropriate na massage procedure ang gagawin given yung identified ng DOH na mga massage conditions. So later you'll find it out sa ating susunod na mga slide. So ayan po. Pero pag sinabi po ng client, gusto ko lang ma-relax, and then essentially ito po yung 5 basic stroke manipulations, no. Ito na yung pagpi-perform ng 5 basic stroke manipulation. Like what I said, depende yan sa diskarte po ng inyong assessor. Ayan, no? Ito na po yung sa 5 basic strokes variation and sub-variation. At na makikita nyo naman po yung sa inyong manual, nasa pahina 159 onwards. So makikita nyo yung ano, yung discussion natin on this, no. Kaya yun yung ano po, sa totoo lang ito na yung part lang na sasabihin ko po sa inyo, kailangan yung i-memorize kung ano po yung mga strokes, ano yung kanyang description, and then of course yung kanyang mga variations sa sub-variations, and then kung saan nyo po ipi-perform. Ano po yung post massage? So yung post massage naman po ay mayroon pong dalawang main component, no. Ang una sa lahat yung pong documentation, ito na po gamit po yung ating post massage evaluation form. And then, pagkatapos po nun, yung tinatawag nating aftercare. Ano po ang mga pwede nyong, or ano mga suggestion na pwede nyong sabihin sa client ninyo upang sa gayon ay ma-encourage po sila na i-maintain, no, ipagpapatuloy yung kanilang ikang healthy lifestyle. Pero panoorin nyo po sa video na ito kasi ito na po yung standard na procedure po natin when we handle our clients, no. So, dito sa presentation na ito, makikita po ninyo kung paano nagsisimula hanggang sa matapos po yung massage procedure. Let's take a look at that. Ito na yung part na kung saan ay kaharap na po nung assessee yung kanyang assessor. At ano lang to, role playing lang tong ginawa natin po dito, pero ito na po exactly yung paano yung flow ng inyo pong oral and practical examination. Sa bahaging ito ay makikita natin na si Roxanne ay nag-aayos na ng kanyang massage table gamit yung kanyang linen. And then ito na ngayon, nagfo-fold na siya ng towel. Pinapakita niya sa assessor kung paano niya ifo-fold yung towel at ilalagay ito doon sa gitna mismo ng kanyang massage table. Ito na yung part na hinahanda na nung assessee yung kanyang mga kagamitan bago niya papasukin yung client.
after naayos na yung mga kagamitan sa pagmamasahe, ito ngayon, hingi sa ng permission sa assessor na papasukin yung kanyang model. And then pagpasok ng model, i-assure nyo yung model doon sa kanyang maupuan. Habang nakaupo ang client, ang gagawin ng assessee ay mag-e-effort siya na magkaroon po ng rapport. Ibig sabihin na magkaroon ng kapalagayan ng loob, alamin kung ano yung kanyang condition, ba't siya naparito sa spa, and then eventually papipinman sa kanyang form para dun sa waiver or disclaimer. Kasunod nito ay ang pagkakaroon ng orientation sa client na gagawa na po siya ng vital signs. At ito ay maging bahagi upang ma-check kung siya ba ay fit para sa masahe. Sinisimula na ni Roxanne ang pagkuha ng vital signs sa kanyang model. Ayan, blood pressure naman ang kanyang kinukunan dito. And then, sinimula niya ding kuna ng pulse rate yung client. Ayun, hindi na nakita yung sa body temperature, but ito na yung nagbibigay na siya ng kanyang assessment at yung kanyang plan regarding doon sa kanyang na-find out sa vital signs taking. Ito na yung transition mula doon sa pre-massage to massage proper. So inaaya na nung ng assessee yung kanyang model upang dumapa. Ito ngayon, nilalatag na ni Roxanne yung towel para doon sa kanyang client. Dalawang towel yung ginamit niya. And then, ito na yung time na pinull out niya yung robe na suot ng client. And then, nagsimula na siya ng kanyang manipulations ng 5 basic strokes.
Chop using the owner edge of the hand with fingers relaxed. It has a variation called quacking.
Contract with the left three fingers, producing rocking sound. Bundan along the muscle, the benefit is relaxation. Bundan across the muscles, the benefit is microcontraction. The fourth variation is cupping. Cup hands, using phlegm congestion in chest cavity may induce cupping. The next variation is pounding. Loose piece beat with moderate strength. It has a variation called rapping. When applied, palm down. The next variation is clapping. Both palms strike the skin simultaneously. Sir, technically, dahil nandito sa ginagawa sa chair ng pasyente, but for demonstration purposes, maaaring po ito gawin sa aking chair. The next variation is diffuse. Lay palm or surface on skin when starting back of the hand. The diffuse force move across the surface. Fifth basic stroke of massage is vibration. Vibration came from a Latin word vibrio, meaning to shake, also known as shaking. It is a rapid shaking, trembling, or rocking movements applied with fingertips or full hand. Rationale, performing vibration correctly needs coordination and practice. Benefits, it removes peristaltic movements and moves gas in the gastrointestinal tract. First variation is 5. Fingertips trembling the skin, fingers and wrist ridges gliding along. The second variation is just quick and vigorously shaking back and forth. Third variation is force. Grasp at the most proximal point from distal back and forth. And then the fourth variation is rapid, push and catch motion. You may now proceed to post massage. Nung tapos ng pampos ng massage, paano niyo po kayo magpapalitan ng massage? Babalitan po kayo ang lahat. Nung tapos po ang pagpapalitan, maaari niyo po kayo tumagili upang maiwasan po ang pagkatilo at i-assist po kayo ng dahan-dahan. Here you are. Ito po yung pinaka-flow mula doon sa pre-massage, massage proper, tsaka post-massage. There are slight, may mga kunting, may mga kunting gaps lang sa presentation. But later, ituturo ko yun sa inyo paano natin ma-enhance. Kasi hindi naman yung presentation na to is really not perfect by itself. No? So may mga dapat pa tayong i-enhance para mas maging maganda. Ngayon, with regards naman sa 5 basic strokes, may inianda akong dito, material, pwede niyong panoorin.
Ayan po yung diffused. And then yung fine vibration. And that's the jostling. Coarse vibration. Rocking. Ayun po, no, yun po yung kabuuan nun. Ang ginawa ko lang dyan is I just did the whole thing. Binase ko lang doon sa ating manual, no, paano nyo siya gagawin. Like what I said, paki-ano lang, later I will sa GC share ko din sa inyo yung iba pang link, no, but you could definitely find everything doon sa ating official AUSA YouTube channel. Andun po lahat po yun. Pwede po kayo mamili. Para sa mga visual impaired, meron po tayong mga material din po tayo, pero ang ano na lang natin dyan, tingnan na lang natin, but definitely may makikita din po kayo mga materials na pwede pong gamitin ng mga visual impaired, no? Mapapakinggan nyo lang, pero yung the way it was described. Tsaka may mga video din po tayo na mga visual impaired na nag-perform, no, kung paano nila ginawa yon. Kaya sa totoo lang, may mga times na mas mahusay pa yung mga visual impaired when it comes to all these things. Ngayon, ang sunod na gusto kong i-discuss sa inyo about the draping, no? Kasi essentially, pag oral practical examination, malaking element kasi, malaking bahagi, yung paano nyo i-manage yung client niyo when it comes to maintaining the privacy of your client, no? Gamit po yung towel, gamit po yung pating paano tayo magdi-draping. Ang full discussion ng draping ay matatagpuan niyo sa inyong manual, pages 147 hanggang 150. But make sure that you always keep in mind two things. Number one, when you use the draping or the towel, you have to keep your client warm, no? So ibig sabihin po noon, i-avoid po natin na ma-expose siya unnecessarily na malamigan. Pangalawa, ay isa sa pinakamahalagang bagay po ng ating draping ay privacy, no? So ibig sabihin noon, kailangan bantayan mo po, lalo na kung female yung ating client, na hindi po siya ma-expose. Later on, you will find it out na I am very very particular on how you apply your draping, no? Kasi yun yung sinasabi nga natin na speaks much about yourself. Kung ikaw ay maingat, diba? Magre-reflect yan sa paano ka nagdi-drape. Pero kung, sorry to use the term, pero kung may pagkaburara, no? Ganun lang, basta ganun lang, no? Hindi magandang tingnan. Kaya, yun nga, sa harapan ng assessor, pagka hindi maayos yung draping mo, that could be a point against you. So, kailangan, even to the point na gumagamit ka ng draping, kailangan gawin mo siya ng maayos, walang na-expose na unnecessary area sa katawan ng client, at the same time, magandang tingnan. Aesthetically beautiful to look at. Sa pulse massage naman po tayo tutungo, tulad nung nabanggit kanina, dalawa yung bahagi po ng pulse massage. Meron po tayong documentation, at yung documentation na yun, gamit po yung inyong post-evaluation form. Essentially, ang post-evaluation form ay i-check lang kung ano yung nararamdaman ng client before and ano yung nararamdaman niya after the massage procedure. Yun naman po ang ano po noon, yung pinaka-point lang po ng ating post-evaluation form. And then, just like I said, hindi naman lahat talaga kailang susundin. Ditingnan nyo lang po kung ano po yung angkop doon sa situation na gagawin po ninyo ng post-evaluation. Yung pangalawa is yung tinatawag, ika nga, yung aftercare. So, aftercare naman, ito naman yung paano mo siya i-assist, no? Paano mo siya alalayan, no? Sa kanyang pagtayo, and then pag-upo niya doon sa kanyang ano. Of course, bago siya tumayo, yung pag-aayos ng kanyang robe, kung may robe siyang dala, wala naman yung paano mo ginamit yung towel para maproteksyonan yung kanyang mga masilang bagay ng katawan. At the same time, pagkatapos na ng when you about to terminate the procedure, is yung pagbibigay mo ng mga mahalagang mga suggestion kung paano niya papanatili yung kanyang healthy lifestyle. Yun. Kanina nakita niyo kung paano naman, no, sinabi na
pagkain na sapat na masustansyang pagkain, pagpapahinga, things like those. Pero you don't have to mention a lot of things. Yung iilan lang, no, mga isa o dalawa or even tatlo at most, na mga pwede mo may suggest para pakatulong doon sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle ng ating client. Ayan, like what I said, ito po yung ating form. No? I'm sorry, hindi ko kasi ma-expand yung image. Pero andyan po yan, kung ang concern niya ay, kunwari, bago siya nagsimula, meron siyang complaint sa pain, ito po yung pwede mong gamitin. No? And then kung wala naman, kung generally ano po, wellness po yung habol po niya, then you could just do the physical comfort or the emotional comfort. No? So, yung 1 as the lowest and then 5 as the highest. No? So, yan po yun. During the massage and then even after the massage. So, yun po. Yun po yung mga ano lang po. Pero tulad ng binabanggit po natin, hindi naman po lahat talaga kailangan talaga punuin mo ito ng detalye. Ang tanong lang is, sir, hinihingi ba ng assessor yung mga forms na yan? Yan po ang malaking tanong. Because during the last examination, I have heard a few na hiningi po sa kanila yung form. Pero hindi naman po talaga nila kinuha. Parang tiningnan lang nila, no? Parang naging basis lang kung tama ba yung ano, tama ba yung mga entries ng mga forms. Pero hindi nila hiningi in a way na para bibit-bitin nila yung form na ginamit nyo. Kaya sa akin po, malaking tool lang po yan, malaking tulong po sa inyong gagawin po sa oral practical examination. Pero like I said, ang i-intrail nyo lang, isusulat nyo lang yung mga salient na mga features, salient na mga points na may relevance doon sa iyong pinagawa sa iyo ng inyong assessor. Ngayon, ito naman tayo no sa pangalawang bahagi because sometimes this happens. Like what we said kanina, pwede naman dire-diretso lang no wellness, wala nang problema, diretso po sa 5B6 stroke manipulations, and then describe mo yung rationale, i-describe mo kung paano siya gagawin, and then magkaroon ka ng counting discussion doon ng kanyang benefit. Pero pagka ang assessor mo, ang kanyang tendency ay naroon sa therapeutic, ibig sabihin po noon, mag-ano po siya, magpapabunot po siya ng mga conditions na kung saan ay naka-outline naman yun sa inyong manual. Ngayon, kung anong treatment procedure ang nararapat mong gawin. Although hindi naman talaga ganun ka, ano, hindi naman talaga ganun ka asinsinan yun talaga sa therapeutic. Kasi sa walo, iisa lamang ang pipiliin nyo and then gagawin nyo lang po ng procedure. Okay, so where does this happen? Ito ay mangyayari doon sa inyong, ano po, balik lang po tayo kasi na medyo nahuli po ito. Doon po ito sa massage proper na bahagi. Ano po yung mga iba't ibang conditions? So I have outlined here 8 no na cases. So one is adhesion. Pag sinabing adhesion, ito yung nagkakaroon ng stiffness sa mga muscles. So ang tanong diyan, paano yung massage procedure? So pwede mong gamitan po either of the 3, no? You have the effleurage, petressage and friction. Pagka na ano niyo po na internalize niyo po yung mga iba't ibang strokes, then you could just madali niyo na i-visualize kung paano niyo siya i-perform. Ganon din po sa Bell's palsy, no? Sa Bell's palsy sa mukha po 'yan. Ano po yung pwedeng gawin, no? So we have here 4 strokes na pwede niyo gawin. Not necessarily in the following order, no? Depende yan kung paano yung discarding niyo po at not necessarily lahat ng naka-outline dito yung gagawin niyo po sa inyong client. Okay, ang sumunod naman ay constipation. So again, we have 5 of them na massage stroke na pwede niyong gamitin. And then yung pang-apat is insomnia. Ito ay assuming kung ano yung mabunot niyo po ha. Pag nabunot niyo po insomnia, definitely ang gagawin mo o pwede mong gamitin ay yung sumusunod na mga strokes. No? Effleurage, petressage, friction. Kaya lang kapansin-pansin, absent po ang tapotment. Absent po ang vibration. Eh bakit kamo? Kasi, di ba, alam naman natin, pag tapotment, eh counter, ano yan, counter sleep po yan. So, hindi po makakatulog na makakatulog po yung client. So, wala po. Huwag nyo pong isasama po ang dalawang yon, no? Huwag nyo pong isama yung tapotment, tsaka yung vibration. And then, the next one is numbness, no? Yung paresthesia na kung saan ay meron pong may short-term na pain, no? Pamamanhid, yun yung numbness, pamamanhid. So, ano yung mga strokes ang recommended ng DOH? You have effleurage, you have the nerve stroke. Actually, yung nerve stroke na yan, sa ilalim din po ng effleurage. And then, you could do a little, just a little of the tapotment, no? Yung hindi masyado
sobrang hacking oscillating movement yung gagawin. Pang-anim ay pain, no? So painful, may nararamdaman siyang sakit sa kanyang bagay ng katawan. Again, meron lang pong tatlong pwedeng pagpipilian ng mga stroke na maaari niyong gawin, no? Is either effluorage, petrissage, and then friction. Pampito, yung scar, peklat. Pero ayon ko lang ba't sinama po rito. But yun, just the same, meron po tayong tatlong procedure. You can use either of the three, effluorage, petrissage, friction. Pag sa friction naman po, yung cross fiber. No? Yung pag-anon po yung galaw po ng ating mga kamay. Cross fiber. Panghuli ay swelling. So may swelling. Pag swelling ang case ng ating client, pamamaga, yan. Effluorage, petrissage, friction. Now, pero kung ano po, dito po papasok yung inyo pong analytical skill, pag-a-analyze. No? Kasi in all of this, dapat ninyong tingnan kapag ang situation ay ika nga, no, nasa acute stage. Halimbawa, sa swelling, nasa acute stage. Pag acute stage, di po ba napansin po natin kung naalala nyo po yung ating pong discussion on the indications and contraindications. Kapag nasa acute stage, halimbawa yung swelling, yung pain, yung mga ganon, iwasan po natin gamitan po ng massage procedure. Okay? Kasi ano po siya, contraindicated po. It's only at that time na mga lumipas ilang araw, medyo pahupa na, medyo nawawala ng, medyo nag-subside na, ika nga yung mga pain na yan, yung mga swelling na yan, that's the time pwede mong gamitan po ng massage procedure. Kaya you have to be careful na pag tinanong ka ng assessor, when are you going to apply any of the these massage procedures or massage strokes? Careful po tayo na wag po nating sabihin na during the acute stage. Kasi pag acute, yun pa yung time na talagang sobra yung pain, sobra yung swelling na sa client natin, kaya hindi po yan advisable. No? Ayan po. Okay, so I think yun po yung kabuuan po ng ating talakayin para sa araw na ito. Ito po yung pinaka-introduction po ng ating pong pag-uusap regarding dun sa massage application. So ito na po yung inyo para sa oral practical examination. So do we have any questions so far? Meron ba kayong gustong linawin? Meron ba kayong mga katanungan? I-clarify regarding po sa ating presentation kanina. Yes, yes, Attorney Edith, go ahead. Clear ba po, Mr. Benji, anxiety? Ano po? Clear ako? Yes, yes, yes. Malinaw po. Kailan sasabihin, kailan bubulot ng case? Ah. Yung assessor, mm-mm, kung anong case ang i-prepare. Kasi baka mamaya, yung model is not so healthy. Okay. Attorney, if I may, sa pag yung model na dadalhin niyo po hangga't maaari po wala talagang condition, kasi 'di ba tulad ng sinabi po natin, for the last few years hindi na DOH ang nagpo-provide ng mga model, so it's all up to the assessee. So kung pagdadala kayo ng model, yung talagang okay na yung kanyang okay yung physical na kanyang conditioning, yung sa mga cases lang po, ito yung part lang po ng assessment na minsan papipiliin ni assessor yung model. O sige, bago ka dumapa, pakibunot kung ano yung case na i-handle mo. Parang ganun lang po, attorney. No? Kaya, okay. Oo, bunot-bunot lang po yan. Bubunotin lang. Isa lang naman, isang case lang bubunotin. And then, yun nga, i-execute mo lang kung paano mo i-manage yung client based on the nabunot na condition. Ganun lang po 'yon. Pero po, wag nating kalimutan, pagka even if meron na po, kunwari may bunot po na nangyari, bunot-bunot na ganun, tuloy nyo pa rin, ipi-perform nyo pa rin yung 5 basic stroke manipulation. Kaya it's not an excuse na, oh kasi meron na akong therapeutic, hindi na ako magpi-perform ng wellness. Remember, sa buong sa buong assessment procedure na ito, ang pinaka bulk ng grading ng score na maibibigay sa inyo ay manggagaling sa massage proper. Ito po yung sabi natin mga 60% ng score manggagaling po dito.
Kaya mastery of the massage, yung 5B6 stroke manipulation for me is really a must para madali na natin ma-capture yung ano, yung passing score ng DOH. Okay na po, attorney? Thank you. Okay, salamat din po. Next, si Daryl. Yes, Daryl, go ahead. So may tanong lang po ako regarding sa kwan, sir, ba yung contraction po, 1 week pa lang lalit sa pagbunot ng ngipin na pwede na ba kayo masasin? Bunot ng ngipin, 1 week. Actually, anong tanong mo? Pwede i-massage yung nabunutan ng ngipin? Opo. Yung ganyang situation, it will fall under doon sa ano, doon sa locally contraindicated. Ibig sabihin nun, kahit na kabubunot ng ngipin, pwede mo naman siyang masahiin eh. Kaya lang, pag sinabi nating locally contraindicated, huwag mo lang galawin yung kanyang mukha. So pwede mo siyang masahiin any part of the body, no? Provided huwag mong gagalawin yung kanyang mukha kasi nandun yung ngipin na kabubunot lang niya at yun yung sinasabi nating locally contraindicated. Walang problema, sir. Ano po, sir, yung pregnant po, bago lang anak, 1 month, pwede ba? Naririnig ko lang sa mga medical practitioners na 6 months normally, parang lalo na kung CS, no? Kung CS yung client, 6 months. Pero kung normal delivery, that I do not know. Kasi yan, mga ilangan talaga ng clearance coming from the doctor. Pero kung CS, standard procedure po yan, is operating procedure, 6 months po dapat ang palipasin bago nyo mamasahin yung client na kapapanganak lang. Okay na po? Okay. Sige po. Let's hear from Anna. Hi, Ma'am Anna. How are you? Opo. Ang haba na ano. So, sa Pilipinas po, hindi siya abot doon. Yung effleurage back, more lang sa lumbar, sa lower back, and sa upper back, dire-dire, so walang problema po. Oo. Kaya lang, Ana, kaya lang, tandaan lagi natin, sa exam kasi, hindi naman kailangan full length yung movement, no? Ang hanapin naman ng assessor, alam mo ba paano yung stroke na yan, paano mo gagawin? Pero yung not necessarily na mula dun sa pinakababa hanggang sa taas yung gagawin mo. Kasi, di ba, tulad sinasabi natin yung oras natin limited. Limitado yung oras, no? You're only given by the examiner mga maximum yan, 25 minutes. So, ano lang yung a little of everything actually yung gagawin natin. Oo. Sige. Thank you so much. Yeah, buti nakahabol ka, no? Kasi alam kong laging busy ka dyan sa inyong clinic. Oo. 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 Hi. Hi. Arigato. Konnichiwa. Yun lang yung alam ko sa hapon. Konnichiwa. Tsaka arigato gozaimasu, yun ang alam kong sabihin. Anyway, sige po. Yan. Fresh from Japan itong si Ana. Okay, sige po. Si Raymond, yes, you're raising your hand. Go ahead, Raymond. Yes, sir. May katanong. Patungkol doon sa subject team sa kung sa pre-matter. Opo. Ay, yan, ang gandang tanong yan, no? Pasok na pasok ka dyan. alam mo, sa vital signs taking, I think ang allowed, ang isa lang pwedeng gawin nyo is yung yung blood pressure using your talking BP. No? Diba, merong gano'n na nagsasalita. Oo, yun lang. Pero yung palpation, yung pulsing, siyempre hindi mo makikita yon, di ba? Pero pwede mo mapulsuhan lang yon, ganyan. Pakitang gilas ka na lang kahit na hindi mo nakikita na babasa mo yung pintig. Kaya lang i-imagine mo na lang magbibilang ka mentally ng seconds kasi hindi mo na makikita, or unless kung partially blind makikita mo yung orasan, you can do just that.
Body temperature, yun, alam ko mahirap talaga yun. I don't know kung merong talking body temperature. Wala yata, ano? Wala akong naririnig eh. Ang mga visually impaired, nagpapakitang gilas yan sa 5 basic stroke manipulation. Ayun po. Kaya si somewhere sa ating ano, sa ating playlist sa AUSA YouTube channel natin, makikita nyo po yung mga top-notcher natin ng mga visually impaired. Ang gagaling, no? Ako na-amaze ako kasi hindi nila nakikita, pero pag tingnan mo yung towel nila, yung management ng towel, ang linis-linis, ang ganda-gandang tingnan, no? Ayun yung sinasabi natin na they could excel, no? Kasi actually very sensitive naman sila eh, no, sa nagagawa nila. So, yun yung sabi natin na when it comes to the visual impaired, may mga allowances naman na binibigay yung DOH. Pero yun, pagkakabisado yung 5-basic stroke, i-googulatin nyo sila the way you describe kung ano yung rationale, kung ano yung description, and then of course, paano i-perform. No, ganun po yun. Alam ko, hindi kayo padadaig eh. Sige po. Oo, salamat Raymond. Yes, si Barbie. You're raising your hand, Barbie. Go ahead. Barbie. Hi, sir. Good afternoon. Yes, good hapon. Nakukis lang po ako dun sa pwedeng i-massage ang cesarean at saka yung normal na delivery. Mm. Sabi mo po, sa DOH, ang cesarean, 6 months, okay na siyang i-massage. Mm-mm. Ah, yun po. Then, sige. Pag normal believer po, is kailangan ng clearance. Yun po yung pagkakaintindi. Opo. Depende po yun kasi tulad sinabi natin, medical condition. Technically, yung even yung CS na 6 months, kasi binabanggit ko lang kanina, standard period lang po ng healing time. 6 months po. Ganun po yung ano natin. Kaya lang, depende kung maselan po yung case. Kasi malalaman mo naman yan when you interview your client. Kung maselan talaga yung case, then hingi talaga tayo ng ano, ng clearance mula sa doktor. Either way, no, normal man or CS. Pero just the same, pagdating sa assessor kasi, ang atin lang naman dyan is para hindi lumalabas na pinapangunahan natin yung mga doktor, you will always have to say na kailangan po natin ng clearance coming from the physician, no? Pero kung yung kanyang normal delivery eh lumipas ng ilang linggo, at tingin ko wala na problema kasi pagka normal delivery tapos lumipas ng ilang linggo. Pero kung kapapanganak niya lang kaninang umaga tapos ganun, eh ibang usapan 'yon. 'Di ba? Kaya 'yung sinasabi. Oo. Sabihin na after 6 months, 'yun po 'yung kumbaga healed na siya. Yes, 'yun po 'yung standard po na healing time na ano ng mga ganung mga condition. Even mga operations, 'di ba, ganun po. Even mga any surgical operations, 6 months po yung healing time. Kaya 'yun po 'yun. Malalaman naman po natin pag when you look at the patient naman kung saan mahiwa, 'di ba? Kung nag-heal na siya, then alam na natin, tuloy na natin. Pero kung pansin mo pa siyempre minsan may kakulitan yung client, kinakamot-kamot niya yung kanyang sugat sa ano, yung hiwa niya, hindi rin gumagaling, no, kahit umabot ng ilang buwan. May mga ganun po na situation. So just the same, para safe lang tayo when you're being asked by your assessor regarding sa mga ganyang condition, then you always refer back doon sa doktor na magbibigay po ng clearance. Okay, maraming salamat. Okay. Yes, Donna, go ahead. Benji, yes. Yeah, that's a good question. Yung BP apparatus, ang digital na gamit, digital yung talking BP nga sinasabi, nire-reserve lang DOH yan para sa mga visually impaired. No? Pag sa sighted, parang awkward naman yan dadalhin natin, di ba? So, mano-mano mas maganda. Yung rotary, yung ano, yung mano-mano. Kaya lang, like what I said, wala na kasi, ano, hindi ko pa na-ready yung ibang gamit. Huwag lang kayong magdala at gumamit ng any BP apparatus na meron pong ano ha, meron pong mercury content. Yung may pula na gano'n, yung nung araw, di ba, mabigat yun. No, yung ginaganon, yung pinofold na, huwag kayong magdadala nun kasi band tawag nun. Hindi na po inaalaw po ng DOH any equipment or anything na meron pong mercury content. Oo.
Pero po yun yung papraktisin nyo maigi, yung yun nga yung rotary, yung standard na ginagamit po natin for vital signs taking. But don't worry, we'll have time for this na talagang ano natin yung pag-usapan natin maigi, yung detalye po pagkuha po ng vital signs. Thank you, Pastor. Okay. Yes. Yes, yes. See. Yes, go ahead. Pagkakaalam natin, sir, lahat po ng form of cancer ay bawal i-massage, pati yung HIV. So, makonsider ba na locally contraindicated ang isang client kung meron siyang psoriasis? Psoriasis? Yeah. Yeah, beautiful question. Ang psoriasis po, number one, hindi po nakakahawa. Hindi po nakakahawa. Kaya kung makikita mo doon sa indication ano natin sa ating manual, indicated po ang psoriasis. Kaya lang wag lang during at the time na yung sabi natin kanina acute stage. Pag sinabing acute stage, fresh pa yung sugat, ang tawag noon, yung scales, parang mamula-mula. Pero kung subacute, ibig sabihin no, lumipas na yung kung saan ay talagang atake niya, ay matindi, lumipas na, medyo pahilom na siya, pwede na yon. Pwede na yon. Pero just the same kasi hindi naman siya nakakahawa, no? Nakakadiri lang tingnan, pero hindi po siya nakakahawa. Kaya pwede mo siyang masahiin, kaya lang just the same, tingnan mo na maigi. Kung talagang fresh pa yung kanyang pagtuklap-tuklap ng ganon, ay huwag mo naman na galawin. So that could fall under sa locally contraindicated. Iwasan mo lang kung nasaan may meron pong manifestation po ng psoriasis na parang fresh pa yung kanyang scaling, yun po, iwasan lang po natin. Okay. Okay, salamat din, Ernie. Huling magtatanong before we go. Oh yeah, overtime na po tayo. I'm sorry. Wala na po? Okay na? Are we good? Sige po. So maraming salamat. Tulad sinabi natin, later sa ang tawag na ito sa GC, isend ko yung link kung saan nandun po yung ating pong mga iba't ibang mga videos, no, relative to dito sa oral practical examination. If you were not present yesterday, mahalaga na kailangan panoorin nyo yung video na ito kasi nandoon yung ating mga importanteng mga detalye when it comes to the submission of requirements for the DOH massage examination come December 2024. Panoorin nyo po yun. Okay? So kung wala na tayong tanong, maraming salamat. Rest of you who are here. Yung mga kasama natin, mga visually impaired, PM nyo lang po ako kung sakali ha, dun sa inyong group chat kung may mga iba pa kayong concern. But definitely, kung partially blind, madali nyo namang masusundan yung ating mga discussion on this in the coming days. Yun lang yung mga totally blind. But still, believe pa rin ako sa mga totally blind kasi very sensitive din sila and they're able to perform, no? And even at do yung mga kasama natin na mga sighted. Po, maraming salamat. And then, I think we have to end here. And then tomorrow, tuloy po tayo sa ating pong discussion. And see you. God bless. Bye for now. Arigato. Hi, Doc Weng. Ayan. Sumulpot si Doc Weng. God bless. Thank you so much.